Hello Max Park, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sabot natin ngayon Max Park ay pag-uusapan naman po natin ng apat na sikreto para maglaway sa'yo ang lalaki. At kung handa na kayong lahat, Max Park ay mag-start na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto para maglaway sa iyong lalaki is maging attractive sa iyong mga sinusuot. Yes, Max Park, hindi mawawala sa listahan to sapagkat isa to sa pinaka kailangan ng isang babae upang siya ay talaga namang maging attractive at maglaway sa kanyang mga kalakihan. Hindi para sa inspire, hindi lang para sa magpapansin, kundi kailangan mo ito upang isang bilang isang babae makapamili ka sa mga lalaking hahanga sa iyo. Hindi ko naman sinabi porket na maglaway sa iyong isang lalaki, kailangan mo na magsuot ng mga sobrang daring na mga kasuotan. Alam nyo mga inspired, ang isang babaeng tunay na attractive ay kaya niyang dalhin ang kanyang sarili sa kahit ano pa mang sinusuot niya. At lalo na kapag yung sinusuot niya ay talaga namang attractive at bagay sa kanya. Kaya diba palagi ko sinasabi sa inyo na maging marunong kayo sa inyong mga sarili. Dapat hindi lang basta-basta kung anong sinusuot nyo. At mas lalong hindi lang basta uso, kung hindi naman bagay sa'yo, ay sinusuot mo na. Nakikibagay ka kasi, hindi ka inspired. Dapat alamin mo at huwag kang magsawa na alamin ang mga bagay o mga damit na dapat mong sinusuot para sa'yo. Kaya dapat bilang isang babae ay organize ka sa mga sinusuot mo. Organize ka sa araw-araw mong mga sinusuot. Alam mo kung ano yung mga dapat mong suotin at hindi. Alam mo kung ano yung mga bagay na talaga namang ka-inspired na bagay talaga sa iyo. Kaya ka-inspired, huwag ka naman magsuot ng sobrang sexy. Huwag naman ganun ka-inspired kasi minsan, parang mababastos ka na sa kalagayan na yan. Dapat kahit na yung suot mo ay hindi naman sobrang sexy, dapat sobrang attractive mo. So pagkat ang pagiging attractive ay talaga namang nakakapaglaway ng mga kalakihan. Hindi mo kailangan magsuot ng sobrang iksing short o sobrang iksing palda upang maglaway sa iyo ang isang lalaki. Yun lang na, let's say sabi natin fit na dress o kaya naman bagay na kulay sa iyo, bagay na style ng damit sa iyo ay talaga naman maglalaway na ang isang lalaki sa iyo kay inspired. Hindi mo kailangan na ipakita ang mga tinatago mo dyan sa katawan mo upang maglaway sila sa iyo. Ang mga kalalakihan kay inspired sa imahinasyon pa lang nila, sa isip pa lang nila, sa panlasa pa lang nila, sa style mo pa lang, ay maglalaway na sila. Kaya hindi totoo na kailangan mo magsuot ng mga sobrang ikse. At yung kitang-kita na yung mga laman-laman mo dyan, kailangan kay inspired, marunong ka. Kahit nga sabihin natin naka-t-shirt ka lang, kahit pa sabihin natin nakapantalong ka lang, kung bagay naman sa'yo yung sinusuot mo, ay maglalaway siya sa'yo kay inspired. Sapagkat ang mga kalakihan ay talaga namang nature nila na ay ma-attract sa mga ganyang klaseng babae. Yung maglalaway siya sa'yo, pero nandun pa rin yung paghanga na tapat at may kasamang respeto. Ganyan yung kay inspired. Dapat mabalansin mo yan . Kaya hindi ko masyadong ma-explain na mabuti kasi hindi naman ako babae. Kaya ang sinasabi ko lang, dapat as alam nyo kung ano yung dapat nung suotin kay inspired. Dapat alam mo kung ano yung magkukuha ng pansin ng isang lalaki sa'yo. Hindi para magpapansin lang, kundi para makapamili ka ng lalaking pwedeng manligaw sa'yo, ng lalaking pwedeng magpakita ng paghanga o pag-ibig sa'yo. Kasi syempre kay inspired bilang isang babae, deserve mo na makapamili ng isang lalaking magbibigay sa'yo ng magandang buhay, ng isang lalaking talaga namang magmamahal sa'yo. Kailangan ma-attract mo sila. Kailangan maging sexy ka. Kailangan maglaway sila sa'yo sa umpisa pa lang upang habul-habulin ka nila. At kay inspired, tulad ng sinabi ko, nasa sinusuot mo din yan. Isin sa mga sikreto kay inspired upang talaga namang mamagnet sila sa'yo. Dapat marunong ka. At kung ang boyfriend mo, may boyfriend ka na o may mister ka na, may asawa ka na, ay kay inspired, kung gusto mo na mas lalong maglaway sa'yo ang partner mo, kahit pa LDR kayo, ay nasa sinusuot mo yan. Hindi kailangan, uulitin ko, hindi kailangan labas na mga laman-laman mo para maglaway sila sa'yo. Nasa pagdadala mo lang yan. Maging smart ka sa kung paano mo dadalhin ang iyong sarili sa iyong mga damit na sinusuot ka-inspired. At ang pangalawang sikreto, mga ka-inspired, para maglaway sa'yo ang lalaki is
araw-araw kang maging mabango. Yes, Max, pa dyan ang pangalawang sikreto na talaga namang alam kong alam nyo na rin at nabanggit ko na sa inyo noon, pero hindi mawawala ito sa listahan at baka nalilimutan nyo at baka hindi nyo na nagagawa. Baka ginawa nyo lang noon pero ngayon hindi na. Ka-inspired ay talaga namang mag-invest ka sa sarili mo at mag-effort ka sa sarili mo at huwag mong kalimutan yan. So pagkat bilang isang babae, bilang isang tao, kung gusto mo na talaga namang mas lalong maglaway, maakit at ma-inlove sa'yo ang mga kalakihan ng partner mo, ka-inspired, o manliligaw mo, o ang taong lalaking, ang lalaking iniibig mo, crush mo, ay ka-inspired, kailangan araw-araw ka maging mabango. Sapagkat ang pagiging mabango, isa yun sa pinakamakapangyariang bagay na pwedeng mangakit sa mga tao. Kahit na ano pa ang itsura mo, ano pa ang pagkakakilala nila sa'yo, ano man ang sitwasyon mo at ano man ang buhay mo, kung ikaw ay isang mabango, mawawala yun sa isip nila. Sapagkat ang pagiging mabango ay talaga namang napakagandang bagay na umaakit sa kanilang mga utak at unti-unting magpapahulog sa kanilang mga puso. Kaya tingnan nyo ka-inspired, yung ibang babae o yung ibang lalaki, hindi naman ganong kagwapuhan, hindi naman ganong kagandahan. Bakit ang gaganda ng partner nila? Hindi lang dahil sa mababait sila, o may pera sila, o may status sila, kundi dahil ka-inspired, marunong sila sa kanilang sarili, sa sinusuot, at talaga namang napakababango nila ka-inspired. At talaga namang mapapansin mo yan, alam kong naranasan mo na yung nakakita ka na ng ganyan. Na kahit hindi naman siya kagwapuhan, hindi naman siya kagandahan, pero dahil napakabango niya, ay pinagtitinginan siya ng mga tao. At talaga namang lumilingon sa kanya mga tao. At talaga namang ka-inspired, gusto siyang lapitan pa ng mga tao. At kahit ikaw ay talaga namang magkakaroon ka ng interest sa kanya, ikaw mismo. Di po ba naranasan mo na yan? Nung nasa jeep ka, nung nasa bus ka, nung may nasalubong ka, nung nakatambay ka, nung may pinakilala sa'yo, nung nakakumakain ka, nung mayroong isang taong dumating na napakabango, di po ba ka-inspired talaga namang napapatingin ka sa kanya? At para bang inamoy-amoy mo pa siya? Kahit na hindi man halata sa'yo. Ganyan yan ka-inspired. Maging mabango ka araw-araw at ang lalaki ay talaga namang maglalaway sa iyo. Napakasarap niyan ka-inspired na talaga namang napakasarap na pag ang isang lalaki talaga namang na-attract sa'yo dahil mabango ka. At talaga namang para sa isang lalaki, napakasarap sa pakiramdam na humabol-habol sa isang babae na napakabango. Hindi bang gugustuhin namin habulin yung maganda nga pero may body odor ba yun o may putok o mabaho, maganda nga, sexy nga, may amoy naman, pero ikaw di ka man ganun ka-sexy, hindi ka man ganun kaganda, eh napakabango mo naman ka-inspired, mas gugustuhin namin habulin ka, isipin ka, magbigay ng attention sa'yo, magkaroon ng interest sa'yo kesa dun sa maganda nga pero ang baho naman, pero ikaw, o sabihin natin hindi ka man ganung kagandahan at attractive, pero nagiging attractive ko sa amin. Bakit? Dahil kaaya-aya at kaakit-akit ang iyong amoy. Maglalaway sila sa iyo, ka-inspired. Isa yun sa mga sikreto upang talaga namang ang isang lalaki, ang partner mo, ang lalaking minamahal mo, ang crush mo, ang lalaki na niligaw sa iyo, o sino mang lalaking makakaamoy sa iyo, makakapansin sa iyo, ay talaga namang magkakaroon ng interest sa iyo. At maglalaway sila sa iyo, ka-inspired. Gugustuhin nila na talaga namang makilala ka at manatili sa iyo, ka-inspired. At ang pangatlong sikreto, mga ka-inspired, para maglaway sa iyo ang isang lalaki is mag-iwan palagi ng mga nakakaakit na salita. Yes, mga ka-inspired, yan ang pangatlong sikreto, tips ko sa inyo upang talaga namang ang isang lalaki maglaway sa iyo. Dapat talaga marunong ka, ka-inspired, na mangakit o sabihin natin mang-attract ng isang lalaki sa pamamagitan ng iyong mga salita. Napaka makapangyarihan ng salita, ka-inspired. Kaya dyan tayo na po-fall in love, dyan tayo na luloko, dyan tayo na akit, dyan tayo na attract. Hindi lang minsan sa itsura eh, hindi lang minsan sa kung anong bagay eh, kundi sa mga salita na pinaparinig sa ating mga tainga. Dahilan kung bakit nakakit ang ating utak at nahuhulog ang ating puso sa taong nagsasabi sa atin ng mga bagay na yon. Kaya dapat marunong ka sa mga salitang yan. Dapat isa mga sikreto upang maglaway sa iyong lalaki, dapat nag-iiwan ka palagi ng mga salitang nakakapang-akit sa kanya. Halimbawa na lang kahit LDR kayo, o kahit magkasama kayo, basta nagchat-chat kayo, nagtetext kayo, o nagkakausap kayo sa call or sa video call, eh ka-inspired dapat bago matapos ang inyong usapan, nag-iiwan ka ng mga salitang tatatak sa kanya, mga bagay na i-imagine niya, mga bagay na kakaakitan niya sa iyo. So yung mga salitang yun, dapat marunong ka. Halimbawa, kita-kits na lang bukas ha, sa date natin.
sa date natin bukas, magsusuot ako ng sexing damit para sa'yo. O kaya naman eh, good night na, matulog ka na, para magkita tayo sa panaginip at doon tayo maghalikan at magyakapan. O kaya naman eh, malapit na tayo magkita, malapit ka nang umuwi, o malapit na akong umuwi sa pagkikita natin. Pwede bang masolo kita? O kaya mga kids pa rin, o bukas ulit usap tayo para mag-video ko ulit tayo bukas para makita mo ulit ako na talaga namang sexy at maganda. Mga ganong salita kids pa rin, talaga namang aabangan niya. Ma-excite siya. At masasabi ko sa iyo, kids, para talaga namang imagine niya pa kahit di na kayo magkausap. Maglalaway sa iyong lalaki kapag ganyan. Dapat marunong kang mangakit sa kanya sa mga salita, hindi lang sa sinusuot mo, hindi lang sa itsura mo, hindi lang sa amoy mo, kundi pati na kids, part sa mga lumalabas sa bibig mo, sa mga pinaparinig mo sa kanya. At lalong-lalo na bago kayo matapos mag-usap o magkita, mag-iwan ka ng mga bagay na salita na talaga namang kaakita niya sa iyo, aabangan niya sa iyo, iisipin niya sa iyo, at dahilan niyan upang maglaway sa'yo, ka-inspired. At ang pang-apat na sikreto ka-inspired para maglaway sa'yo ang lalaki is, maging good kisser ka. Yes, Max, pa yan ang pang-apat na sikreto na talaga namang aking napag-aralan din at nasubaybayan sa aking buhay, ka-inspired. Pag ang isang babae, syempre, may mga naging ex na rin ako at may mga naging kaibigan ako at nagkukwentuhan kami at may mas matatanda sa akin na nagkukwento rin at napag-aralan ko din kay Inspired. Pag ang isang babae good kisser o magaling humalik ay talaga namang maglalaway sa iyo ang isang lalaki at gugustuhin niya muli na makahalikan ka. Hindi lang halik siguro sa mga mag-aasawa, lalo na ay talaga namang kay Inspired isa yun sa mga dapat mong aralin kung paano humalik ng mas masarap, mas maganda at mas tama sa partner mo. At talaga namang ang lalaki laging hahanapin, kababaluan ka, kasasabikan ka, laging maglalaway sa'yo sapagkat lagi niyang maiisip, maalala ang kung paano ka humalik. Yes, makin's part, kaya naman talaga pag-aralan mo yan dahil may tamang paghalik eh. Naniniwala, alam ko may tamang paghalik din. Yung sa pinakaumpisa hanggang sa matapos, hindi yung basta-basta sugod, kaya yung hindi ganyan yan. So yung sa mga sikreto upang ang isang lalaki ay laging maglaway sa'yo kahit partner mo yung matagal na kayo. Sapagkat kay Inspired, kahit LDR kayo, pag nakita kayo, kaya naman sa video call, para bang marunong ka rin mag-kiss-kiss sa kanya kahit sa video lang, di po ba kay Inspired? So yung sa mga sikreto upang isang lalaki ay talaga namang maglaway palagi sa'yo kay Inspired. So Maxpad din lang po, na maraming salamat Maxpad sa pagtapos po ng vlog na ito. So huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nagsubscribe, ay po subscribe na po Max para click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat Max para, at mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli,